Ma'am, ma'am, gising na. Pilin ho ni Chief. Grabe naman makareakto, kuya. Eh, hindi ko naman ipopost. Promise, mamatay. Ang KJ mo, kuya. Oh, eto na. Eh, didelete ko na. Oh. Ayan, okay na? Oh. Asensya na, ma'am. Napag-utusan lang. Mahirap nang mawala ng trabaho sa... Saan lupalop na ba tayo, kuya? Pilipinas pa ba to? Tuloy na kayo sa loob, ma'am. Naghihintay na po si Chief. Sige po. Hello? Nasaan ka? Dito lang, bakit? Ba't ayaw mo sabihin kung nasaan ka? Kasama mo na naman yung lalaki, no? Tay, kung aawain mo lang ako, end call na lang natin to, okay? Sayang load mo eh. Hello? Hello? Porket police, hindi agad mapakakatiwalaan, okay? Huwag kang judger dyan, hindi mo kilala si Chief. Hindi mo alam kung anong ginawa niya para sa akin. Yun lang. Remind ko lang ulit sa'yo,
Noong namamblema tayo sa papalibing kay nanay nung isang taon, sino ang sumalo sa atin? Nung pinalalayas tayo ni attorney sa apartment natin sa Cubao at iniskandalo tayo ng asawa niya, sino ang mareglo ng problema natin, ha? Yung 2 months deposit dyan sa condo, sino? Kaninong pera yon? Kay chief lahat yun, te, baka nakakalimutan mo. Hindi ikinapang ni mamang pag-aaral ko para lang maging kabit ka. Di ako kabit. O, ano? Ha? Sugar baby? Pipi? Chief? Chiefy? Chief! Chief! Chief? 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 Chiefy? Chiefy! Bakit ba hindi mo magawa maging masaya para sa akin, te? Mali bang magmahal? Hindi ka mahal niyan, Mian. Niloloko ka lang niyan. Alam mo, sabihin mo na lang kasi naingit ka lang, te. Jackpot ako kay Chief habang ikaw nagtitiis dyan sa asawa mong loser. Alam mo, sige, ganito na lang. Bubukod na lang ako. Hihingi na lang ako kay Chief ng sarili kong kondo. Okay? Bahala ka na dyan sa buhay mo. Ano? Narinig! Chiefy, nagtataguan ba tayo dito? Iihina ako.
Ikaw po siya sa isang madilim na sulo. Ewan ko ba kung bakit sa libo-libong babaeng nandoon, wala pang isang minuto na hulog na ang loob ko sa'yo. Gusto ko sanang marinig ang tinig mo. Umasa rin sana'y mahawakan ng palad mo. Gusto ko sanang lumapit kunti lang sa lalaking kayakap mo. Dalhin mo ako sa iyong palasyo. Maglakad tayo sa hagdin ng iyong kaharian. Wala man akong pag-aari, pangako kong habang buhay kitang pagsisilbihan, o aking prinsesa. Han? Ba't hindi ka sumasagot? I've been texting. Nasa operation ako. Tsaka magkausap lang tayo kanina lang, di ba?
Han, please. Ayoko na mapag-away. So you think tumawag ako para makipag-away? So bakit ka nga tumawag? Nasa operation nga ako. Ba't ba ang sungit mo? Ba't hindi ka makausap? Oh, sige. I'm sorry. Okay? Bakit ka tumawag? Pinapa-confirm ni Ate Mirren so we can still sing and play the piano for her daughter's wedding. Ha? Pwede ka namang mag-no. Ba't kilala mo naman si Ate Mirren? Pag nagtampo yun, I'm sure sisiraan ka nun sa buong city council. Sige. Sabihin mo, pwede akong kumanta sa kasal ng anak. And play the piano? Sige, pero sabihin mo ang ganda lang ang kanta lang, ha? Okay, thanks, hon. Sige, good night. Sige, good night. Oh, wait. The boys are also saying good night. Dinig mo? Oo, sige. Sige na, hon. I really need to go. Nandito na yung asset namin. Ay, oo nga pala. Can you call si Dad? Dad mo? Bakit? I think may kailangan siya sa'yo eh. He's been texting asking me your whereabouts. Nakausap daw ba kita? Anong oras ka daw uuwi? Kung alam ko daw ba kung nasan ka ngayon? Anong sabi mo? I told him what you told me. Nasa confidential mission ka. Text mo na lang kasi si Dad. Baka kailangan ka lang niya to drive him or something. Sige. Baby, ano nangyari? Ibis! Hello, Ibis! Sol! It's okay. Relax. Ibis lang yun. Sit down. Baby. Sabi ko naman sa'yo, huwag kang lalapit sa bintana. Sinaway mo na naman utos ko. Sorry. Sino ba kasi yun, Chief? Wala yun. Baka naliligaw lang. Dito may maliligaw? Eh, sobrang liblib kaya nito. Asan ba tayo, Chief? Baby, basta safe ka dito. Protektado ka dahil, alam mo, kahit yung mga bintana na yan, puro bulletproof yan. Ito, ayan. Tikman mo. Mamahalin yan. Galing pang Argentina. Tikman mo. Parang hindi pa ata tuluto. Medyo hilo pa ata, Chief. Ayun o, may dugo-dugo pa o. Baby, ang tawag dyan, medium rare. Alam ko naman yun, Chiefy. Pero pwede namang mas luto, di ba? Ano bang tawag dun? Well done? Sumasakit kasi yung tiyan ko pag kumakain ako ng hilaw. No. Baby, no. Ganyan talaga yung kinakain. Alam mo, dapat lang. Sanayin mo panlasa mo. Tuwan ng sikmura. Para bagay ang mga lutong pang mayaman. Sarap, di ba? Mm. Sabi ko sa'yo,
Sumasakap talaga pag hilaw. Sandala, sandala, Chief. Ito for sure. Mamahalin to, no? Well, wala ka masyadong alam sa wine. Pero kanyang asawa ko, sabi niya wine connoisseur siya. So, itong boteng to, talagang isa sa mga pinagkatago-tago niya yan. Eh di kung ganun pala, ubusin natin to. Hindi natin siya titiran kahit isang patak. Sure! Cheers, baby. Cheers, Chiefy. Chief, bakit naman dito mo naisipang magpatayo ng mansyon? Parang sobrang layo naman ng bakasyonan mo, no? Hindi naman nakakal to. Hmm? Kanino to? Sa father-in-law ko. He calls it his retreat house. Retreat? Alam mo, may ganyan kami nung high school. Sandali, yung biyanan mo ba, pare? Ba't siya may retreat? Oh, baby. It's not that kind of a retreat house. Hindi ko gets. Yeah, ma. Hindi importante yun. Kailangan ko malaman. Sinunod mo ba lahat ng instructions ko papunta dito? Oo naman. Wala kang nakaligtaan, wala kang sinuway. Wala naman. Bakit ba? Sige nga, pakikwento mo sa akin. Paano ka nakarating dito? Bumaba ako ng konto ko, sumakay ako sa tricycle. Patid ako dun sa crossing, tapos sumakay ako sa taxi. Pababa ako sa family grocery. Tapos pumasok ako sa entrance ng katabing coffee shop. Lumabas ako dun sa likod, papunta sa parking lot. Tapos hinanap ko yung kotse mo. Tapos nakita ko nung driver mo, sinakay niya ako sa kotse mo. Hinatid niya ako dito. So wala kang sinabihan kahit sino kung saan ka pupunta. Wala kang pinuha sa social media. Wala. Bakit ma? May problema ba? Baby, kung gusto mo magtagal tong relasyon natin, kailangan mag-ingat tayo. Ang susi ng relasyon na to ay nakadepende kung hanggang saan natin kaya magtago ng sikreto. Sorry, medyo hindi kita nasipot na ilang beses. It's okay. Alam ko naman busy ka. Ano ba naman yung 1 month and 10 days time yung nagkita? Bawi ka na lang sa akin. Sure. Chiefy, no! Hindi ganyan. Anong bawi yung gusto mo? Naalala mo itong binigay mo sa akin nung last time tayo nagkita? Baby, gusto mo ba ng kakambal yung alahas mo? Sabi mo, akin na yung puso mo. Sabi mo, ibibigay mo lahat ng kailangan ko. Gretchen mo ko, what does this baby want? Si ate ko kasi Chiefy eh. Inaaway ako. Kung ano-ano sinasabi tungkol sa'yo, sa ate, na sinasayang ko lang oras ko, nandunukuhin mo lang ako. Chu-chu-chu-chu-chu-chu. Better. Baby,
Naman lang hindi totoo yan, di ba? Feel I love you. Alam ko. Kaya nga sabi ko, para wala ng problema. Naisip ko, pupukod na lang ako. Bibigyan mo naman ako ng sarili kong konto, di ba? Hindi lang para sa akin. Para din sa atin. Para hindi na tayo nakikita kung saan-saan lugar. Para may lugar na tayo. Para pag iniwan mo si wifey mo, may uwian ka na. Iiwan mo siya, di ba? Hindi mo na siya mahal, di ba? Yung bang dahilan kung bakit tumawag ka sa bahay ng isang gabi kahit sinabi kong bawal na bawal yun, ginawa mo pa rin. Chiefy? Galit ka pa rin ba? Kaya magalit. Ikaw naman kasi, hindi ka nagre-reply sa mga text ko. Na-miss tuloy kita. Kaya magalit. Please? So ano? Kukuha na tayo ng sarili nating kondo. Well, depende. Depende? Thanks, Chiefy. Promise, hindi ka magsisisi. Magiging masaya ka pag umuwi ka sa kondo natin. Ngayon, ako naman may hihilingin sa'yo. Naman, kahit ano. Total, nagbabahay-bahay na tayo. Hindi, tutuanin na natin. Let's have a baby. Baby. Anak? Ayaw mo? Anak? Bakit ayaw mo? Hindi naman. Chief, wala pa yun sa plano ko. Parang, hindi mo masyadong bata pa ako. Parang maging nanay. Yun ang nga yung maganda doon. Baby, habang bata ka. Ito may asawa ko, tanda na, kaya hindi kami magkaanak ngayon. Sipin mo, pag nagkaanak tayo, Habang buhay na itong relasyon natin. Tapos yung kinabukasan mo at kinabukasan ng magiging anak natin, sigurado na. Chief, parang wala pa yun sa plano ko. Parang hindi pa ako ready maging nanay. Baby, meron talaga ang buhay. Minsan yung inaakala natin mga plano natin sa isang iglap na pwede magbago. Natin alam kung ano naghihintay sa atin bukas. Or mamaya. Kaya huwag ka matakot sa mga bagay na hindi mo inaasahan. You should always be ready. You should always know exactly what you want in life. Sabi nga eh. Opportunity. Only knocks once. Malay mo. Ito na pala yung katupakan ng mga pangarap mo.
Sayang naman kung hindi mo pagbubuksan, di ba? Utang ina! Chief, bakit? Chief! Pakawalan mo muna ako! Baby, nasa babaeng susi. Diyan ka lang. Ha? Babalikan kita. Chief, huwag mo akong iwan ng ganito! Please! Baby! Please! Anong pasaway? Everything's gonna be fine. Chief! Arit, tang ina! Mamboy! Oh,
naririnig mo yun? Naririnig mo sila? Kumahingay! Di mo sila maririnig kung mahingay ka. Sino? Yung mga bata. Alam kong nandito sila. Naririnig ko sila. Pwedeng wala kang alam eh. Dito ka, wala kang alam. Wala mo akong alam, kuya. Ilang pa wala po na dito. Bisita lang po ako. Wala po talaga akong alam. Promise, sumatay mo po ako. Wala po akong alam. Makawala mo ako, binawa ka. Sisinungaling ka. Hindi sa wala kang alam. Wala ka lang pakilam. Binawa ko! Mahimika! Kapag maingay! Sila maririnig kapag maingay ka! Salami! Salami! Mahimika! Hindi ka makakaligtas kung ang iniisip mo lang paano makatakas. Hindi kayo makakalabas dito hanggat hindi nyo inaamin ang tinatago nyo. Hindi kayo makakalaya hanggat hindi ko nakikita ang mga anak ko. Hindi ka dapat tumawag sa bahay noong isang gabi. Ngayon alam na niyang tungkol sa atin. Nang asawa mo? Yung tatay niya. Si Colonel. My father-in-law. Putang ina. Palabas yun. Palabas? Nangakaw ba akong kasal ko? Tinawag ka naman ang pinanak mo. Nakarating kami ng Sierra Madre. Bandang Bisgaya.
Inabot na kami ng gabi. Okay ka lang, Iho. Kaya ko ba? No problem, sir. Colonel. Sabihin mo lang sa akin, kapag pagod ka na, kaya ko pa naman magmaneho eh. Marina ko pa mata ko. No problem, sir. Malapit na ba tayo? Kanina pa tayo wala sa main road, ha? Huwag mo sabihin sa akin natatakot ka sa delay. Paano ay pagtatanggol ang bunso ko? Ha? Biro lang. Hey, sir, baka kasi naliligaw na tayo. So? Sir? I was right about you. Ulad mo rin ako nung kasingidad mo ako. Always in control, knowing na hawak ko manobela. Kabisado kong daan, sigurado ko sa pupuntahan ko. Diretso lang, walang liguliko. But then again, I realized I was going nowhere. Yung tinuro sa akin na tamang daan, wala pa lang ibang pupuntahan kundi pabalik sa akin pinanggalingan. Sinasabi niyo ba, sir, na okay lang maligaw? No, no. Iho, iba ang naliligaw sa taong gumagawa ng sarili niyang daan. Saan po ba talaga tayo pupunta, sir? Sino bang kakausapin? Ikaw matakot, Iho. Hindi tayo naliligaw. Wala ka bang tiwala sa akin? Hindi, sir. Hindi yun yung ibig kong sabihin. Dalawa sa kapatid kong lalaki namatay sa impaisinga. Huwag mo naman sana gawing maagang byuda ang bunso ko. Kung stick pa lang po ngayong araw, papatanggalan ng antok. Pero bago maubos ang yosi ko, pinagminuhan niya ako. Bigla na lang, may lumapit sa aming tatlong lalaki na galing sa dilim. Takit ang kalaban? Oo, relax. Pangatauhan ko yan. Kaya na ba tayo niintay? Sir, ano pa talagang ginagawa natin dito? Bakit kaya hindi ka mag-relax muna dyan sa labas? Kakausapin ko lang. Yeah. Sinubukan ko silang pakinggan. Pero sa lakas ng ingay ng mga kuling-ling, hindi ko sila matinig. Colonel, pupunta mga tao niyo. Let's go. Sundan natin sila. Sa haba ng biyahe natin sa maghapon, sigurado ako gusto mong malaman kung anong pinunta natin dito. Malalaman mo about 500 meters ahead. Gusto mong pakasalan ng anak ko, di ba? You have to learn to trust. Huwag kang mag-alala, hindi kita ipapahamak. Ayoko lang makitang masakta ng anak ko. Hindi ko kakayanin.
panabong na manok. Malaman lamang ko, imported pala ang mga lahi ng mga yan. Ina, ano bang problema mo? Problema? Ikaw dapat tinatanong eh! Anong ginawa natin? Putang ina! Pinagpanay mo ako buong araw para magnakaw? Talaga? Oy! Huwag ka nga magmalinis ha! Huwag mo sabihin sa akin ngayon ka nang lumakad ng ganito! Hindi yan ang punto ko! Ang punto ko, ba't di mo sinabi sa akin plano mo? Kasama to sa plano ko! Sino may sabi sa'yo hindi to kasama? Jack! Ako yung magasin mo. Oh. Ito mo. Blanco. Lahat to blanco. Lesson 1. Reality is different from the truth. Saan nila poprotektahan yung mga manok niya. Pero higit sa lahat, ginawa niya yung para sa akin. Para sa'yo? Gusto niyang ipakita sa akin kung anong kaya niyang gawin para sa mga mahal niya. Mga manok ko pa lang yan. No, hindi ako sa nananakot. Siguro naman hindi tayo magkakaroon ng problema. Sabi ng bunso ko, ramdam niya ang pagmamahal mo sa kanya. Pero ang tao nagbabago. Sana lang huwag mong lolokohin ang bunso ko. Sana huwag mo siyang sasaktan. Dahil pag nalaman ko at siguradong malalaman ko, ako mismo ang pupunta sa bahay mo. Ako mismo ang mga tauhan ko. Ipaparamdam ko sa iyo kung gaano ka sa mga loob ko. Yes, sir. Huwag mo na akong tawaging sir or colonel. Tawagin mo na lang akong papa. Total, pamilya naman na tayo eh. Yes, boss. Pa. Yes, pa. Alam mo ba ang sabi nila tungkol sa pamilya? Ang pamilya dapat inaalagaan. Ang pamilya dapat pinoprotektahan. Lalong-lalo na sa mga sikreto. Tulad na lang ng gabing ito.
Naintindihan mo? Yes po. If you need anything, anything at all, ha? Huwag kang mahihiyang magsabi sa akin. Welcome to the family, hiyo. Bagay sa'yo, ha? Dekada na nakalipas. Di pa rin alam kung ano nangyari nung gabi yan. Siguro yung iba doon hanggang ngayon, binabangungot pa rin. Paano kaya pag nalaman nila? Pinaglaro lang pala sila na amo nila. Lahat yung ginawa niya. Para lang tuwa ng leksyon niya, magiging manukang siya. Bakit ba kasi tayo dito nagkita? Bakit dito mo ko dinala? Baby, sabi ko nga sa'yo, marami akong ginagawa para sabihan ako ko. Isa doon yung i-check yung mga properties niya. Ito isa sa mga bagong kuha niya property. Malaking abala sa akin, pero hindi naman ako makakatanggi sa kanya. Kaya naisip ko, edi, gamitin ko na lang yung pagkakataon para magkita tayo. Hindi ko naman alam. Mayroon pala siyang ibang balak para sa gabing ito. Chief, kung sabi mo yung biyanan mo, magsorry ka. Sabi mo hindi na tayo uulit na hindi ka na uulit. Baby, hindi. Hindi ganun yun. Hindi ako pwede maging mahina sa paningin niya. Hindi naman niya kailangan na sorry ko eh. Ang gusto niya, yung turuan ako ng leksyon. Yung putang ina yan. Pinadala yan dito para gumawa talaga ng palabas. Para takutin ako, para sindakin ako, para saktan ako, para pahirapan ako. Pero hindi naman ako papatayin yan. Hindi gagawin ang piyano ko yun. Hindi naman niya maatim na makita ang umiiyak yung bunso niya. Tangina, Chief. Paano ako? Pinatay niya nga si Mang Buhi. Baby. Paano mo na namang patay nga si Mang Buhi? Tangina, papatayin ako doon! Baby, relax. Hindi lahat ang nakikita ng mata mo eh, totoo. Baby, look at me. Relax. Everything's gonna be fine. Okay? Joy! Relax. Relax. All relax. Alam ko, nandito lang sila! Ilabas ko sila kundi sasabog ang bungo ng babae ko! Sandali. Nakikinig ko. Shhh! Nakikinig ko, mga bata. Labas siya ko, hindi papatayin ko kayo. Ano? Gusto mo magbaliw-baliwan tayo dito? Ha? Utang ina mo, agad sa pagsundalin to! Bibilang akong tatlo. Nasaan ang mga anak ko? Magkano? Oh, matahimik ah. Sabihin mo sa akin magkano binayad sa'yo. Alam ko naman inutosan ka lang na binayad ako. Butang ina mo, sabihin mo sa akin. Para dodoblein ko, tigil mo lang yung kagakuhan na to. Bukin ang sa! Kuya, please, wag! Wag! Chief! Magkano? Dodoblein ko nga ako. Walang makakaalam. Sabihin mo sa akin, mas nadami pera mo. Yayaman ka pa!
Dalawa! Putang ina, Jim! Hindi alam ang sinasabi mo! Shhh! Ah! Ano ba? Sinisindak lang tayo niyan! Mapatayin niya ako! Tatlo! Nakita ko! Nakita ko! Nakita ko yung mga anak mo! Nakita ko! Bea! Huwag mo nasakyan yung gagong yun! Ah! Ah! Nakita ko, Queen! Sabihin ko siya po kung papakawalan mo. Nakita mo ang mga anak ko. Saan mo nakita ang mga anak ko? Dito, Kuya. Dito sila kumakain kanina. Putang ina mo pag nalaman ko nagsisinungaling ka. Hindi, totoo, Kuya. Totoo talaga yung sinasabi ko, promise. Yung isa nga po eh. Inalok nga po ako ng chocolates, pero sabi ko ayoko kasi diet ako. Totoo po yung sinasabi ko. Sigurado kang mga anak ko'y nakita mo? Oo, Kuya. Pero, para sure ko, wala po ba kayong picture nila? Para masigurado kung sila nga talaga'y nakita ko? Sila nga po yun. Si Joy yung nag-alok sa akin ng mga tsokolates. Mahilig nga sa tsokolate yung bunso ko eh. Tapos si Love, yung ate niya, pinagbabawalan niya nga yung kapatid niya, sinusuway niya. Tama na daw yung mga chocolates kasi baka masira daw yung ngipin. Biniling ko nga sa panganay ko na alagaan niya yung kapatid niya. Sila nga talaga yung nakita ko, Kuya. Dito na ako po si Joy. Tapos, dito naman si Love. Pero hindi ko maintindihan. Kumakain sila dito? Hindi sila nakakulong? Paano nangyari yun? Hindi ko rin alam, Kuya eh. Totoo, maniwala ka sa akin. Katulad nila, kinulong din ako sa bahay na to. Kaya ka ba nakaposes kanina? Oo, Kuya. Hindi ko masabi sa'yo yung totoo kasi tinakot ako ni Chief. Sabi niya pag sinabi ko daw sa'yo yung totoo, papatayin niya ako. Hindi mo ako kailangan itali ng ganito. Kakambi mo ako. Pero bakit nila kayo dinala dito? Anong gagawin nila sa inyo? Anong balak nila sa mga anak ko? Hindi ko rin alam, Kuya eh. Hindi ko talaga alam. Pero meron kong papakawalan mo ako. Matutulungan kita sa labas. Yung asawa ng ate ko, attorney ang boss nun. Natutulungan niya mahanap yung mga anak mo. Kaya makawalan mo na ako, Kuya. Hindi. Sabi ni Aling Maming,
Dito ko lang mahahanap ang mga anak ko. Kung sino man niya kaling maming na yan, kuya, baka nagkakamali siya. Wala talaga dito yung mga anak mo. Be, di pwede. Di nagkamali nang mula si Aling Maming. Tubo. Ito ang nagturo sa akin. Bahay na ito. Isang mansyon na gawa sa salamin, kahoy at simento. Sabi ni Aling Mami, apat na pong gabi at apat na pong araw na paglalakad patungong norte. Sa isang malaking bahay na gawa sa salamin, kahoy at simento. Nakikita ko kung saan tinago ang mga anak ko. Pero hindi tayo pwedeng magsumbong sa mga pulis, militar o kung sino man ang nasa kapangyarihan dahil sila ang may kagagawa nito. Sila ang may kasalanan. Walang makakatulong sa sarili ko kung hindi ako. Hindi ko makakamit ng justisya kung hindi ko ipapahin sa kanila. Hindi ako pwedeng mamatay na hindi ko nalalaman kung nasaan o kung anong nangyari sa mga anak ko. Di ba nakita mo nga? Di ba sabi mo? Di ba sabi mo nakita mo? Sa babae, labas mo mga anak ko!
Hindi ko lang sinasara kung gina mo! Sige! Tula! Nasa loob, nakakulong ang mga anak ko. Nararamdaman ko. Naririnig ko. Kuya. Ano ba nangyari? Paano sila nawala? Hindi sila nawala. Tinangay sila at kinuha sa akin isang gabi ng mga nakamaskarang lalaki. Tinatanong kita, Chip. Ikaw ba si Siluman, driver ni Mr. Ferrer? Opo. Opo, ako nga. Sabihin mo sa amo ko, sabi ni Kernel, kung gusto pa niyang makitang buhay ang anak niya, tumawag lang siya. At walang pulis-pulis. Kuha ba, Chief? Yung mga anak ko. Huwag niyo idamay yung mga anak ko. Pakiusapin. Wala naman kaming kinalaman sa atraso nila sa inyo. Wala. Parehas lang tayo, Chief. Pasensya na, ha? Napag-utusan lang! Kung itanong sa amo ko kung sino si Coronel. At kung anong kinalaman niya sa pagkawala ng mga anak namin. Kapandaan mo, tama na nagot ka sa akin! Stop it! Tama na! Sir, paano po yun? Sige na, umuwi ka na. Ako nang bahala dito. Wala kang gagawin, ha? Hindi ka gagalaw. Magantay ka ng tawag ko.
nadarama ng mag-asawa na ngayon ay nabalita sa kanila ang bata. Patuloy kaming maghahanap ng impormasyon at iba pang detalye tungkol sa insidente ito. Magsasagawa rin ng manhunt operation ng mga otoridad para ma- Bukod sa kwento ko, ano pa daw bang ebidensya ang awa ko? Bakit noon lang ako lumutang? Bakit noon lang ako nagsalita? Hindi daw kaya totoo na may kinalaman ako sa pagdukot sa anak ng amo ko? Pero sabi ng iba, wala na sila. Pinatay na daw ng mga dumukot sa mga anak ko. Siguro daw, kulang yung ibinayad ng amo ko. Kaya yung anak lang niyang nakalaya. Kung buhay man daw, siguro, baka ay binenta na para pagkakitaan. Sila ng isang sasakyan patungo sa isang lugar na liblib. At tinila sila sa isang lugar. Wala silang malay. Tulog sa buong biyahe. At nung magising sila, dapat habo na. Yung pilin ho ni Chief. Chief? Chief? Sa loob dito, makakulong ang mga anak ko.
sa isang madilim na kwarto. Nakakulong naman ako. Nakakulong ang mga anak ko. Pero, paano kayo nakarating dito? 40 at 40 akong naglakad patungong norte. Hanggang sa sumuko ang katawang ko. Bumigay ang paa ko. Nawalan ako ng lakas. Pero hindi ng pag-asa. Hanggang sa hinatid ako sa kanya. Hoy! Alis niyan! Papakamatay ka ba, Chief? Sinundan ko ang dinaanan ng sasakyan niya. Dinala ako dito mismo sa bahay na hinahanap ko. Ang malaking bahay na gawa sa salamin, kahoy at simento. Hindi ako pwedeng magkamali. Yun na ang pagkakataong hinihintay ko. Sa wakas, may magagawa na ako para iligtas ang mga anak ko. Dito, sa loob ng pintong ito, nandito ang mga anak ko. Dito sila nakakulong. 40 at 40 mula nang maglakad ako patungong norte. Anak! Anak! 40 1 month and 10 days tayo ni nakita. Naalala mo't nang binigay mo sa akin nung last time tayo nakita. Baby, nakatakas ka? Tali, pakawalam ako. Hoy! Wala ka nilalaman sa pinagsasabi mo! Wala ka may kinalaman sa mga lawa! Wala ka nang mabutang ina mo, ate ka! Itutok pa kita! Tangina niya, ate ka, sigurado ko. Nagkamali ka, Chief. Hindi siya pinadala ng biyanan mo para turuan ka ng leksyon at takutin tayo. Hindi to palabas. Totoo lahat ng to. Eh, hindi tayo makakalabas dito kung hindi niya mahanap yung mga anak niya. Sigurado ko, adik yung putang inang yun eh. Sabi niya, isa si Mang Boy sa mga kumidnap ng anak niya. Inutusan daw ni Colonel. Baby, alam mong maniwala ka sa adik na yan? Na may kinalaman ng biyanan ko? Nung hinatid ako ni Mang Boy dito, sabi niya nasa loob ka daw. Hinanap kita. Pero wala ka. Ba't ako pinagdududahan mo? Asan ka, Chief? Nandito ka ba? Baby, teka lang. Kakampi mo ako dito.
Ano ba? Nung binigay mo to sa akin, naalala ko ang dami mong pera. Sabi mo, naka-jackpot ka. Baby, hindi ko maintindihan. Ang kinalaman nun sa nangyayari dito ngayon. May kinalaman ba yon sa nangyayari ngayon? Isa ka ba sa mga kumidnap ng mga anak niya? Putang ina, kidnapper pa ako ngayon? Eh ano, Chief? Gusto ko nang matapos to eh. Gusto ko nang malaman yung totoo. Totoo? Gusto mo malaman kung ano totoo? Ito ang totoo. Wala akong alam sa putang inang pinto na yan. Tsaka yung sinasabi ng attic na yan. Wala akong kinalaman, hindi ko kilala, hindi ko nakita kahit kailan yung mga anak niya nawawala. At yung hinahanap mo ko kanina, pinagtatakpan kita. Andun ako sa taas. Nasa banyo ako, nakakulong dahil kinakausap ko yung asawa ko. Nagtatanong siya kung nasan daw ako. Papaliwanag ako dahil hindi ko masabi sa kanya na napapabahay ako. Yung kwintas mo. Baby, pinagtrabahuan ko yan eh. Matagal ko pinaghirapan yan. Alam mo kung bakit ko lahat ginagawa yun para sa'yo? Kung bakit ko lahat binibigay sa lahat ng gusto mo? Dahil mahal kita. Putang ina, mahal kita! Kaya, baby, masakit sa akin eh. Masakit sa loob ko pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo. Hanggang ngayon, wala ka pa rin tiwala sa akin. Baby. Yun ang totoo, baby. Sorry. Sorry, Chief. Sorry, sorry, sorry. Sorry. Sorry, baby. Hindi mo kasalanan. Hindi natin dalawa kasalanan. Pero tayong biktima dito. Ang hindi ko kasi maintindihan, ano ba yung nasa pinto na yan? Bakit may pinto dito sa pader? Anong nasa loob niyan? Baby, hindi ko alam. Hindi ko lang nakita yung pintong yan. Kahit yung pinang ko. Bagong property to eh. Malamang wala siya kinalaman dyan. Sabi mo, retreat house to. Ano ba talaga ibig sabihin noon? Sabi sa akin ng biyanan ko. Pag mayroon siyang problema sa mga kanegosyo niya, dinadala niya dito. Kasi nga, tahimik, malayo sa syudad. Dito sila nag-relax, dito sila nag-unwind. Parang overnight retreat. Kaya kinabukasan, pag malinaw na ang isipan nila, hindi naayos lahat ng problema. Lahat na susolve, lahat na pag-uusapan, kaya tuloy ang negosyo. Negosyo? Anong klaseng negosyo, Chief? Kidnapping? Carnapping? Imposible na hindi mo alam! Baby, hindi ko alam at ayoko nang alamin! Sige na, duwag na akong duwag! Pero minsan, sa gitna ng laban, kailangan matuto kang pumikit. Kailangan matuto kang manahimik. Minsan kailangan kang magpanggap ng patay para lumabas ka ng buhay. Ayaw mo bang malaman yung totoo? Ayaw mo bang malaman kung ano talaga yung nangyayari dito? Ayaw mo bang tulungan yung mga anak niya? Kasi baka tama si Kuya Soliman eh. Baka nga nandiyan talaga yung mga anak niya. Ayaw mo ba talaga silang tulungan? Chief, sabi mo pulis ka, di ba? Noong gabi na una tayo nagkita, naalala mo?
Sabi mo, sumumpa ka na paprotekta mo silang lahat. Lahat na nangangailangan. Ayaw ba silang tulungan ngayon? Paano ko magagawa yung... Nakatali ako dito. Makakalimutin na abyanan ko. Sarili nga niyang birthday, hindi niya maalala. Naalala lang niya, birthday ng asawa niya. At siyempre, ang birthday ng pinakamamahal niyang bunso, ng asawa ko. Ngayon, kung walang kinalaman ang biyanan ko dito, malalaman mo na yung sekreto ng biyanan mo, Chief. Sa inyo. Ano kasalanan ng mga anak ko? Wala kaming atraso sa inyo. Wala kaming kasalanan sa inyo. Wala kasalanan ng mga anak ko. Wala kaming atraso sa inyo. Pinamahin niyo pa yung mga anak ko sa problema niyo. Nananahimik kaming namumuhay. Nananahimik ang mga anak ko. Wala kaming kasalanan. Wala kaming kasalanan. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita marinig ng lahat kung ano nangyari sa mga anak mo, ha? Tama na.
aming kasalanan. Kasalanan, meron akong pizza na sa party list talaga siya. I can show you his ID, please. Sige, baba! Putang ina mo! Miss, ano bang pangalan mo? Mean po, sir. Mean. Huwag ka mag-alala. Ligtas ka na. Thank you po talaga, sir. Salamat po. Mabuti po na dumating po kayo. Salamat po. Hindi, hindi mo kailangan magpasalamat. Mga polis kami. Kasasama sa sinumpa namin tungkulin ang protektahan at tulungan kung sino man nangangailangan. Kaano-ano may lalaki? Boyfriend mo ba? Hindi, hindi po. Kanina ko lang po siya nakilala sa car show event po namin. Niyaya lang po kami mag-dinner ng mga kaibigan ko tsaka may libre pong ino. Ikaw naman pala eh. Ba't sumasama ka basta-basta hindi mo makilala? Maayos naman po siya kanina. May pinag-aralan naman po. Tsaka sabi niya, presidente po sila ng kumpanya niya. Gutom lang din po kasi kami. Tsaka gusto lang din po namin magkasiyahan. Swerte ka, napadaan kami. Kundi baka kung ano na nangyari sa'yo. Hindi ko naman po kasi alam na sa ganito mauwi. Promise po kanina, maayos naman po siya. Eh, hinatid pa nga po yung mga kaibigan ko isa-isa eh. Tapos nung ako na lang po mag-isa, bigla po ako nahilo. Duda ko may nilagay yun sa inumin ko eh. Promise po, totoo po yung sinasabi ko. Oo, oh, oo. Oh, oh. Relax, relax. Huwag ka mag-alala. Naniniwala ako. Kakampi ako dito. Gusto ko na po umuwi ng bahay. Baka hinahanap na rin po ako ni Mama. Yung phone ko po ata naiwan ko sa kotse. Ako nang bahala. Kukunin ko na lang. Kailangan ko lang malaman. Ano bang balak ba dito kay Presidente? Gusto ko siyang maparusahan. Ang inay niya. Dapat siyang bitayan eh. Hindi lang isang beses, maraming beses. Tama ka. Ganun din nararamdaman ko eh. Pwede naman naming bitbitin to sa presinto. Sampa ng kaso. Pero alam mo, nakikita-kita ko na kung anong mangyayari dyan eh. Sigurado ko itatanggi niya lahat ng statement mo. Wala mang yan, sasabihin niya may relasyon kayo. At gumagawa ka lang na kwentong rape para pagkaperahan siya. Sinungaling po siya. Witness ko naman kayo, diba? Oo nga, pero mayan, hindi kami pwedeng magsinungaling sa korte. Ano ba yung nakita namin? Kung
Nagtatakbo ka sa gitna ng daan. Kaya sa totoo lang, hindi naman namin alam talaga kung ano nangyari sa loob ng sasakyan. Ano pa yung gusto niyong gawin ko? Hayaan na lang siya? Ganon? Hindi. Wala akong sinasabing ganon. Kasi kung ako lang, dapat mapag-usahan yung taong yan. Dapat matuguan ang leksyon. Mayan, ang gusto ko, yung malaman mo, walang pwedeng bumastos sa'yo. Kahit sino pa yan. Gusto ko, mabalik yung tapang mo. Lumakas uli ang loob mo. Gusto ko makalimutan mo lahat ng nangyari ngayong gabi. Katulog ka na mahimbing. Pagkising mo bukas sa umaga, gusto ko nakangiti ka. Ayan. Gusto ko malaman mo na pag ako nasa tabi mo, ligtas ka. Tumangon ka lang. Bibigay ko lahat yun. Anong gagawin niyo sa kanya? Ikaw naman. Mahal ta amin, sir. Chief na lang. Take care of you, baby. It was supposed to be an awesome night. Putang ina ng attic yun eh. Wala. At least ligtas ka na. Everything's gonna be fine. Nasa
Asan ba yung mga anak? Asan ba sila? Nandito ba sila? Pinatay mo ba sila? Baby, sa tingin mo ba, bakit dinadala ng Ben ako lahat ng problema sa negosyo sa bahay na to? Sa ganito katahimik na lugar. Laya namin ang kulo. Ayaw namin na away. Ayaw namin ng patayan. Lahat sinusubukan namin daanin sa mapayapang usapan. Lahat naman nahanapan ng peaceful solution, di ba? Tulad paggaling sila sa retreat. Yung mga kailangan ay tama. Itatama. Yung mga dating magkakaaway, nagiging magkaibigan. Kailangan tugon ng leksyon. Tinutugon namin ng leksyon. You see, baby, when everybody's happy, everybody makes money. Tuloy ang negosyo. Hindi ako parte ng negosyo nyo! Nakikinabang ka, di ba? Kasama ka dito dahil buong pamilya mo nakikinabang! Di ba? Lahat sila nakikinabang! Di ba? Pwede pa tayong makinabang pagdating ng panahon? Baby, yun nga kailangan mo maintindihan. Ibiyanan ko. Matanda na yun. Hindi na magtatagal yun. Pag nawala siya, sa tingin mo sila magmamana ng lahat ng negosyo niya. Lahat ng properties niya, ito! Ako! Baby, sigurado matutuwa sa akin yun, Jen. Minasolve akong problema niya, hindi man lang niya alam na papakating. Condo. Penthouse. Mansion. Farm. Kahit ano gusto mo! Pwede ko ibigay sa'yo yun. Kailangan mo lang maintindihan, baby. Ilang naman pinaprotektahan ko eh. Yung future natin. Ano ba problema mo? Ano, bigla kang tinubuan ng konsensya? Putang ina, huwag ka magpa-inosente sa akin. Simula sa pool pa lang, alam mo na ang pinasok mo! Baby. Ayoko na. Balik tayo, ayoko na. Kasi, sorry na. Anong kalukuhan pinagsasasabi mo? Mas mabuti pa. Clean yourself. Take a shower. Get something to eat. And then, rest na si baby. Mamaya papasundo ka sa driver. Napatid ka sa bahay mo. Kakalimutan mo lahat ng nangyari ngayong gabi. Pag may naalala ka,
So close your eyes. Go to sleep. Pagising mo. Wala na yun sa isipan mo. Ulit-ulitin mo lang yung proseso na yun. Paulit-ulit. Eventually, wala na yun sa memory mo. Para na lang sa isang masamang panaginip. Kahit gusto mo ikwento sa iba. Wala na. Okay, babe. Pinig ka sa akin. Huwag pasaway. Bukas. Magkikita tayo bukas. Hanap tayo ng kondo na lilipatan mo. Para hindi ka na kailangan umasa sa atin. Tama ka. Tama yung sinasabi mo. Kailangan paghanda natin yung pagsasarili natin. Come here. Baby. Baby, teka. Ano ginagawa mo? Baby, ibaba mo. Please. Baby, come here. Come here. Gising na ako. Hindi mo na ako mauuto ulit. I love you, baby.
Bean, huling pagkakataon. Kaya ko bang ayusin to? Kaya ko bang isalba? Tumango ka lang. Baby, tumango ka lang. Baby, tumango ka lang, baby. Thank you.